Bagong taon, bagong pag-asa. Panibagong pagkakataon na magpatuloy sa pagtupad ng mga pangarap natin sa buhay. Siguro ay tapos mo na rin isulat ang iyong goal ngayong taon. Siguro ay pinaghahandaan mo na ang iyong pagriretiro. Siguro ay gusto mong magpatayo ng sariling bahay, makapagbakasyon, mag-ipon ng malaking halaga, at marami pang iba. Lahat tayo ay merong goals, at ang bawat goal na iyon ay merong katumbas na halaga. Gusto mong maabot lahat ng iyong mga pangarap sa buhay. Pero ang tanong, willing ka ba na bayaran ito? Handa ka bang gumawa ng pagbabago sa iyong sarili at magsakripisyo? Tandaan mo palagi na hindi lahat ng taong merong goal ay nagtatagumpay. Ang tagumpay ay nakalaan lamang sa mga taong willing magbago at masipag sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Kung nagsisimula ka pa lang, mas mabuting una mong buuhin ang disiplina sa paghawak ng iyong pera. Dahil ang pera ay kumukunikta sa bawat bahagi ng ating buhay. Nakakaapekto ito sa quality ng iyong kalusugan, sa quality ng iyong pamumuhay at marami pang iba. Kahit kumikita ka pa ng maliit na halaga buwan-buwan, kailangan mo pa rin i-develop ang iilang skills sa paghawak ng pera. At isa sa mga mabuti at epektibong gawain kung nagsisimula ka pa lang ay ang mag-ipon. Madali lang sabihin at intindihin ang salitang pag-iipon. Kailangan mo lang itabi ang small percentage ng iyong income at imamanage ang natira. Pero ang common na dahilan kung bakit parang mahirap itong gawin at kung bakit taon-taon ang majority sa atin ay bigong makapag-ipon, ito ay dahil wala tayong sapat na kaalaman kung paano ito gawin o mga maling pamamaraan ang pinili nating sundin. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 tips kung paano ka magtatagumpay sa pag-iipon ngayong taon. Ito ang magsisilbing guide sa iyong proseso, kaya siguraduhin mo na panoorin ang buong video at ilista ang bawat step. Tip number 1. Live below your means. Ang iyong tagumpay sa pag-iipon ay nagmumula sa iyong kakayahan sa paghawak ng pera at sa disiplina na hindi gagastos ng lagpas sa iyong income o live below your means. Kailangan mong bigyan ng awareness ang iyong sarili kung magkano ang iyong kinikita, magkano ang iyong total expenses at kung saan ito madalas napupunta. Dahil majority sa atin ay walang alam sa kanilang cash flow. Hindi sila nakakapag-ipon dahil gumagastos sila ng katumbas sa kanilang income at minsan ay nagkakaroon pa ng utang. Mahihirapan kang makapag-ipon kung namumuhay ka paycheck to paycheck. Kailangan mo nang baguhin ang direksyon ng iyong pera ngayon at gawan din ito ng proper management. Ang epektibong paraan kung paano gagastos ng hindi lagpas sa iyong income ay ang paggawa ng budget. Dahil dito mo malalaman ang iyong spending pattern, kung anong mga gastusin ang dapat alisin sa iyong listahan o gawa ng adjustment para gawing pangdagdag sa iyong ipon. Simple lang ang paggawa ng budget. Kailangan mong isulat ang iyong total income buwan-buwan. Income galing sa trabaho, sidelines, negosyo, at iba pa. Tapos ilista mo rin ang iyong mga gastusin at ang katumbas na halaga nito. Gastusin sa groceries, gas, transportation, electric bill, internet, renta ng bahay, clothing, at marami pang iba. Tapos ibawas mo ang iyong total expenses sa iyong income. At ang resulta ay ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat gawin. Kung kailangan mo bang magbawas ng gastusin o magdagdag ng income. Ang dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng budget ay para mabigyan mo ng awareness ang iyong sarili sa perang pumapasok at lumalabas sa iyong bulsa at para hindi ka rin mapapagastos ng higit pa sa iyong income. Hindi sapat na dahilan ng kakulangan sa income kung nahihirapan kang mag-ipon dahil marami namang paraan kung paano yan masusolusyonan. Sa halip na maging reactive at iisipin na imposible ang ganitong advice, kumuha ka muna ng papel at panulat at subukan mong gumawa ng budget. Tip number 2. Gumawa ka ng savings goal. Pagkatapos mong gumawa ng budgeting plan, kailangan mo namang gumawa ng savings goal. Normal na sa ating lahat ang magkaroon ng goal. Meron tayong goal na magkaroon ng sariling bahay, makapag-travel sa ibang bansa, makabili ng sasakyan, mabili ang latest iPhone, at marami pang iba. Pero aside sa mga material na bagay, mahalaga na meron ka ring savings goal taon-taon para sa iyong retirement, investment, emergency fund, insurance, at personal na pera. Para naman hindi sayang ang iyong pagtatrabaho dahil meron kang perang na itatabi para sa iyong sarili. Gawin nating halimbawa na kumikita ka ng 20,000 pesos buwan-buwan.
Tapos goal mo na maitabi ang 15% nito o 3,000 pesos. So kung consistent ka sa iyong pag-iipon buwan-buwan at committed sa iyong goal, makakaipon ka ng 36,000 pesos o higit pa pagkatapos ng isang taon. Kahit pakiramdam mo na maliit lang ang iyong sahod at kasya lang ito sa iyong mga pangangailangan, kailangan mo pa rin mag-set ng savings goal. Kahit meron kang utang na binabayaran, kailangan mong gumawa ng savings goal. Tandaan mo na maraming dahilan kung bakit ayaw nating mag-ipon, pero marami namang paraan kung paano tayo makakapag-ipon. Kung sakto lang ang iyong income, yan ay isang sign na kailangan mo nang umalis sa iyong comfort zone at maghanap ng ibang opportunity. Kung sobra naman ang iyong income tapos wala ka pa rin naiipon, kailangan mo namang baguhin ang iyong ugali sa paggastos at gawing priority ang pag-iipon. Sa kahit anong bagay, lamang palagi ang taong merong goal dahil meron siyang direksyon sa kanyang buhay at alam din niya ang tamang desisyon na pipiliin. Kaya gumawa ka rin ng savings goal, dibali ng maliit as long as meron kang naiipon. At habang ginagawa mo yan, palapit ka na rin ng palapit sa iyong mga pangarap. Tip number 3. Iwasan mong mangutang. Ngayon ay meron ka ng budgeting plan at savings goal. Kailangan mo namang alisin o iwasan ang isang bagay na sumisira sa iyong ipon. At ang bagay na yon ay ang utang. Maraming dahilan kung bakit tayo napapautang. Magpatayo ng bahay, kukuha ng sasakyan, nagkaroon ng emergency at marami pang iba. Merong uri ng utang na mahalaga sa ating buhay, pero meron namang uri ng utang na sumisira sa iyong kaperahan. Mahalagang pag-isipan mo muna ng mabuti bago ka magdesisyon na mangutang. Dahil sa huli, ang utang ay utang at kailangan mo itong bayaran. Kung hindi mo pa ma-afford ang isang bagay ngayon, mas mainam na maghintay ka muna at pag-ipunan mo ito. Halimbawa, sa halip na mangungutang ka ng cellphone na worth 50,000 pesos at merong 20-30% na interest, mas mainam na pag-ipunan mo muna ito sa loob ng ilang buwan dahil wala kang interest na babayaran at posibleng mas mababa na sa original price ang halaga ng cellphone. Mas mabuting una mong i-develop ang disiplina sa paghawak ng pera. Hindi yung masaya ka sa ngayon, pero ikaw naman ang magbabayad sa huli. Bago ka magdesisyon na mangutang, tandaan mo na meron kang goal. Goal mo na makapag-ipon ng pera at hindi magbabayad ng interest. Goal mong makamit ang financial freedom, makapag-retiro, at i-enjoy ang iyong buhay. Kaya kung gusto mong makapag-ipon ng mabilis ngayong taon, huwag kang mangutang at mag-focus ka lang sa pag-iipon. Tip number 4. I-increase mo ang iyong income. Ang halaga na iyong maiipon ay nakabase lamang sa iyong income. Hindi ka makakapag-ipon ng 30,000 pesos buwan-buwan kung ang iyong income ay 20,000 pesos lang. Kailangan mong i-increase ang iyong income at magpatuloy sa pagpapalaki nito. Merong dalawang paraan kung paano makapag-ipon. Una ay ang magbawas ng gastusin at pangalawa ay magdagdag o magpalaki ng income. Ang unang paraan ay short-term solution sa iyong problema sa kapirahan. Ang pangalawa naman ay ang long-term solution at ito dapat ang iyong focus. Kung gusto mong makapag-ipon ngayong taon, kailangan mong i-increase ang iyong income. Maraming paraan kung paano kikita ng ekstrang pera ngayon. Kailangan mo lang maglaan ng sapat na oras para aralin at matutunan ang mga ito. Kailangan mo ring maniwala na deserving ka na magkaroon ng malaking income. Karamihan kasi sa atin ay merong paniniwala na masama o pagiging sakim ang paghahangad ng maraming pera. Pero kung gusto mong makamit ang iyong goal na makapag-ipon at mabago ang iyong sitwasyon sa buhay, kailangan mo ring baguhin ang iyong mga paniniwala, especially yung mga paniniwala na pumipigil sa iyo na magtagumpay. At isa pang bagay na kailangan mong gawin para mapalaki mo ang iyong income ay i-improve mo ang iyong skills. Merong skills na hindi masyadong malaki ang value na naibibigay sa iba, kaya maliit lang din ang sahod na kapalit dito. Lahat ng mga successful at mayayaman na tao ay patuloy na nag-i-improve ng kanilang skills, kaya makikita rin natin na patuloy lang din ang paglaki ng kanilang income. Tip number 5. Matuto kang magsakripisyo. Lahat ng goal ay merong kapalit. Kung goal mong maging malusog, kailangan mong kumain ng mga masustansyang pagkain, mag-exercise, uminom ng maraming tubig, magpahinga ng sapat, at iwasan ang mga pagkain at habit na nakakasira sa ating kalusugan.
Kung goal mong makapag-ipon ng malaking halaga, kailangan mo ring gumawa ng budget, iwasang mangutang, maghanap ng ekstrang mapagkikitaan, at iwasan ang mga bagay na nakakasira sa iyong kaperahan. Ang paggamit ng isang goal ay hindi lang basta nangyayari. Ang tagumpay ay nanggagaling sa pagiging selective sa mga desisyon na gagawin at sa paggawa ng sakripisyo. Marami sa atin ay gusto lang ang resulta, pero unwilling na gawin ang proseso. Ang ganitong ugali ay isa sa mga dahilan kung bakit karamihan sa atin ay bigong makapag-ipon. Nasanay kasi tayong gagastos ng katumbas sa ating income, kaya hindi tayo komportable na magtira para sa ating sarili. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa pag-iipon ngayong taon, matuto kang magsakripisyo at palitan ang iyong bad spending habit ng bagong habit na makakatulong sa iyo sa pag-iipon. In conclusion, lahat ng bagay na ating hinahangad ay merong katumbas na halaga at ito ang dahilan kung bakit tayo nag-iipon. Kailangan nating bayaran ang ating goal sa pamamagitan ng paggawa ng tamang desisyon. At ang limang desisyon na kailangan mong gawin para makapag-ipon ka ng malaking halaga ay number 1, huwag kang gumastos ng lagpas sa iyong income. Number 2, gumawa ka ng savings goal. Number 3, iwasan mong magkaroon ng utang. Number 4, i-increase mo ang iyong income. At number 5, matuto kang magsakripisyo. Sa limang bagay na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang nagbigay sa iyo ng maraming aral at plano mo na rin gawin simula ngayon? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.